Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay ipapatuloy natin ang ating series ng Attack of World Champions at ito ay number 7 na. Sa laro pa rin ang ating iniidolo pagdating sa atake, The Magician of Riga, 1960 to 1961 World Classical Champion, Mikael Tal. Ayan. Versus Super Grandmaster Jonathan Spillman ng England. Sa mga panahon na yan noong 1988 World Cup, si Spillman ay Super Grandmaster na at talagang kasagsagan niya yan yung mga panahon na yan. Pero, nadepensahan niya kaya ang malakas at bumubulusok na atake ni Mikael Tal? Yan ang pag-aaralan natin. Sa mga hindi pa nakakapanood ng Attack of World Champions 1 to 6, ay makikita niyo po ang links sa description below. Okay, so tininakagad natin. Tal played E4, Spillman played D6, D4, G6, so modern defense. Knight F3, Bishop G7, Bishop E2, Knight F6, Knight C3, so normal lang ang takbo ng development, Castle din, at dito ay nag C5. So na-transpose sa isang version ng Benoni na kung tawagin ay Smith Benoni. At dito ay nag D5, Knight A6, ayan. So ang idea ng Knight A6, magna Knight C7, and then Rook B8, B5, yan ang pinaka-natural flow niyan. At dito ay nag Rook E1 lang, so syempre tuloy lang din sa development, Knight C7, Bishop F4, ayan. So si Tal ay naghahanda ng kanyang mga development para mamaya bulusok ang atake. At dito ay nag B5 si Spillman. Yan ay good move. Sakto na pala yan, hindi na pala kailangan ng Rook B8. At dito, tinagpas ng Knight. Knight takes B5. Pero may tanong tayo. Para talagang maliwanag sa atin. Kasi yung Knight takes B5 na ginawa ni Tal, kahit papaano, libre pa rin yung pawn sa E4 eh, di ba? May ganti ang black. Papaano kung mag-bishop takes b5 ang gawin ng puti? Yan ay blunder pala. Ibigay ko sa inyo, gawin yung pinaka-puzzle. Ano yung excellent move na simple lang ang gagawin ng black? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo. At sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start. Maraming salamat. Simple lang ang gagawin ng black. Knight h5. Atake lang sa bishop sa f4, and then may atake, yan ang pinakamabigat, may atake yung fianchetto bishop sa knight sa c3 na sumusuporta sa bishop sa b5. So lumalabas dito, may problema pa yung puti sa bishop sa f4, nakahang pa. So ano ang isosolve? Iligtas yung light square bishop o yung dark square bishop? Yan ang problema. Pag umiwas naman ng bishop, like for example, may bishop takes knight, capture, bitay naman yung bishop sa b5. So wala na rin. Lamang ng isang pyesa ang black lalabas. So opening pa lang, grabe ka kamandag yung B5. Oh, may kamandag kagad. Kaya dito, walang magawa si Tal kasi magbi-B4 na rin yan, mangi-interrupt na rin yan, tinagpas na niya ng knight. Tinanggap na niya na mawala yung E4 niya. So nag-knight takes E4, knight takes E7, queen takes E7, at natumbukan naman ni Tal ang good move, bishop C4. Ayan, para magkaroon ng discovered attack sa knight sa E4. At dito, bumalik. Ayan. Kasi kung susuportahan lang ng F5, medyo alanganin ang dating kasi mayroong Bishop E5. Yan ang malakas. Okay, so para ma-exchange yung dark square, fianchetto, hindi naman pwedeng capture it basically ha, para sa mga tagapanood nating beginners. Ayan, oh, check, tagpas ang queen sa C7. Hindi pwede yan. So may Bishop E5. So sa madaling sabi, parang ang lakas kagad ng datingan ng puti dito. Iba ang datingan. So halimbawa, mag-Bishop H6 para umiwas, may B3 lang. Dito naman lilipat ngayon yung bishop para fianchetto naman sa B2. So sa madaling sabi dito, parang lumihis yung bishop na kanya yan dapat eh, yung diagonal na yan eh. Wala, napabori yan sa puti pagka ganyan. Okay, may ganyan. Kaya dito mas minabuti na lang ni Spillman na umuwi muna pansamantala, knight F6, at dito ay nag H3. Dahil natanaw dito ni Tal na may posibilidad na mag-bishop G4, ipipin yung knight or mag-knight G4 in the future, na-transfer sa E5, may mga ganoong maniobra eh. So H3, para wala na ring back rank weakness, napakaganda, sakto lang yung H3. At dito ay nag-rook E8, so naramdaman naman ni Spillman na medyo backward yung pawn niya sa E7, may posibilidad na pwedeng pilahan sa E-file, mawi-weak yung E7, kaya inunahan na niya ng depensa. At dito, nag-rook B1. Ayan, so syempre para ilag din sa bala ng fianchetto diagonal, kasi delikado rin yan eh. And then at the same time, yung rook B1, para mayroon ding intensyon na buksan mamaya mag B4, at agad namang pinigilan ni Spillman nag A5 para totally hindi maka B4. So binitawan na ni Tal yung ganyang idea, nag queen dito na lang siya para connect the rooks, and then kahit papaano development din. And then dito
nag queen b6. Ayan, so medyo umiislog-islog na ang laban. And then dito, may intention siguro na mag-queen b4, makipag-queen to queen si Spielman. At dito, nag-rook e3. Ayan. Kailangan niyang pagpatungin ang tori niya sa e-file para ma-attackin niya yung weak pawn sa e7. So dito, nag-bishop a6 naman. Good move naman. Para pag nawala yung bishop kahit pa paano, lalambot yung d5. So napakaganda ng bishop kasi wala nang purpose eh. Kung bishop sa b7, wala. Barado pa rin eh. Tama lang tong bishop a6, good move. Bishop takes a6, kinapture na. Queen takes a6 at nag-rook be1. Patong na, ayun na oh. Kailangan talaga mag-react ni Spielman dyan. At dito, nag-king f8. Yan daw ay alanganing tira. Mas maganda raw sana dito, mas safe ay queen c4. Sabayan na. The best defense is to counter-attack. Yan daw ang the best yung counter na yan. Bakit? Pag humataw, rook takes e7, rook takes e7, rook takes e7, may queen takes a2, pingas. Ayan, tapos mamaya, babalikan na naman yung weak pawn sa d5. So, sa madaling sabi, napakaganda ng pagkaka-counter. Kasi, pwedeng pitasin yung b2, pwedeng pitasin yung d5. Ayan. So, tendency mangyayari, magkukwing e2 daw para hoping na kung magla knight takes d5, may check sa e8. So, may mga ganong tema, makakapanggulo-gulo. So, dito, ang pang-capture sa d5, queen talaga. Pero may knight g5. Ito naman ang kuntirya, yung pawn sa f7. So dito, mag-rook f8 ang black. At dito, ang assessment, slightly better pa ng kaunti ang black. Kasi papaalisin na mamaya yung knight eh. Kompleto naman, kompletos ricados naman sa depensa ang black eh. Kaya okay lang. Ayan, ang much better sana. Pero hindi na-realize ni Spielman yan. Medyo ininda niya yung pressure na ibinato ni Tal. Nag-king f8 para extra protection sa pawn sa e7. At dito, hindi pa rin napaawat si Tal. Sugod ng sugod. Knight g5. Grabe. Ayan na. Malapit nang dumating sa party-party. Grabe yung mga ganyang hitsura. Oh. Kumbaga may naaamoy na si Tal na kakaiba pagka ganyang sumusugod na. At dito, nag-queen b7. Ayan. Para may atake sa b2, may atake sa d5, and then extra protection din sa e7. Ang ginawa dito, syempre simple lang para masolve lahat. Madepensahan yung pawn sa d5, madepensahan yung pawn sa b2, nag c4 lang. So napakaganda rin. Then dito, nag queen b4. Ayan na. Mukhang inuunti-unti na siyang lingkisin eh. Kaya nakikipag queen to queen na. Pero syempre, bilang umaatake, iwas. Queen e2, tiniriple ang atake sa e7. Nako. So dito, ang ginawa ni Spielman, nag h6. Bago niya depensahan yan, mamaya yung e7, pinaalis niya muna itong knight sa g5. Pero sa mga pagkakataong ito, may ibinato si Tal na party party. Party party na uli. Ibigay ko sa inyo ano kaya yung party party na yon. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo, makapag-isip kayo, gawin yung puzzle at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start. Maraming salamat ang ginawa oh. Boog. Party party. Ayan na naman, nasa party-party moment na naman tayo. So, ang ginawa ni Spielman, siguro hindi niya lubos maunawaan. Ano to? Ano meron? Yung nag-king takes f7. Ayan. Ipag-guess ko uli sa inyo yung sunod. Ano kaya yung the best move na ginawa? Saktong-sakto. Kahit sa computer engine, sakto yung tira na yon. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. So sa posisyon na to, no, nung ako nga tumingin eh, hindi ko pa tinitingnan yung next move. Ito talaga gustong-gusto kong i-hit eh. Rook takes e7, pero pag nag-rook takes e7, queen takes e7, may king g8 lang. Ano kasunod? Yun ang tinatanong ko sa isip ko eh. Yung pala, hindi pala yan. No? Ito palang party-party. Oh. Rook b3, atake muna sa queen. Ano idea? Queen a4, obligado, di ba? Sabay queen e6, bigyang daan muna ang queen. Check muna, king g8, sabay may rook b7, no? Ay, grabe, napakagaling, eksaktong-eksakto. May ganyan na pala. Ang husay talaga ni Tal makapag-create ng ganyang atake, oh. So dito, ang ginawa ni Spielman, nag-queen takes c4 na lang siya. Pero malamang marami siyang kinonsider dito. Tanungin muna natin ang posisyon, ano ba ang mangyayari? Kasi nga, ito ang threat, di ba? Rook takes e7, ano ba ang mangyayari kung depensahan yung pawn sa e7? Huwag munang ipa-capture. So, syempre dito, hindi pwedeng capture niya kasi may protection eh. Kompleto pa eh. Ang gagawin pala dito, may rook e3. Ayan o, oh, magro-rook f3. Tutuhugin yung king sa f8. Kapag nag-queen d1 check, king h2 lang. Queen d4, rook f3. Nakupo, grabe. So, gagawin niyang tendency,
Bishop F6 para maharangan yung F-file. And then at the same time, kahit papaano, may tatakasan pa yung hari sa G7. Merong ganito, boom! Bishop takes D6, party-party talaga. Hindi pwedeng capture niyan kasi nga may matchas. Mamatchasin kasi magkukunik na yung queen tsaka rook eh. Paki-imagine nyo na lang po ha. So tendency nito, halimbawa, rook A6, boom! May bishop takes E7. Ay, hanip yan. So dito, kapag nag-rook takes E7, wala na. Tapos may rook B8 check. Matchas. Queen takes G8. Matchas. So tendency dito, sige po, makipagtsaga lang kayo ha. Ihimayin natin kasi talagang magandang tignan eh. Magandang i-analyze eh. Kapag nag-knight takes E7, ito lang daw ang gagawin. Queen takes A6. Sabay magpapahinga ng kaunti pero intact pa rin naman, wala na rin solusyon. Pag knight F5, para mabarahan kasi may rook takes F6 coming, G3 lang daw. Ang hatol dito ng strong computer engine, decisive advantage for white pa rin. Yan ang hatol. Okay, so balik na tayo. Kaya hindi pwedeng knight G8 eh. Kaya dito, nakipagsabayan na lang si Spielman, nag-queen takes C4 na lang. Yun nga lang, meron pa rin continuation yung party-party na ibinato ni Tal. Ang ginawa ay bishop D6. Hindi talaga maawat, ano? Kasi pagka E takes D6, ayan o. Oh. Queen F7, Matias. So dito, ang ginawa, nag-knight G8. Okay, sa mga tagapanood nating beginners, baka meron nakakaisip sa inyo, paano kung mag-queen takes D5, hindi pwede yan. Kasi may bishop takes E7, rook takes E7, queen takes E7, king G8, queen takes G7, Matias. Okay, so balik tayo. Kaya dito, mas minabuti na lang na mag-knight G8, extra protection sa under attack na E7 pawn. At dito, hindi pa rin naawat, nag-rook E3. Ayan, nakita na natin ito kanina sa analysis, no? Rook E3, rook leaf, mag-rook F3, ayun, tutuhugi na naman yung king sa F8. At dito, agad-agad na dumipensa, bishop F6, extra protection sa E7, and then para mapagtakpan din yung coming malakas na puwersa sa F-file. At dito, tinuloy pa rin ni Tal, rook F3 lang. Grabe, antindi. King G7, takas! Sa kagustuhang makatakas, hindi pa rin makatakas dahil mayroon pa rin malakas na continuation dito si Tal. Ano kaya yon? I-guess nyo uli. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Boog! Hanip talaga yung... Grabe talaga. Sa laro talaga ni Tal, parang lahat na lang ng tira, pwedeng isacrifice eh. Pero hindi ganun kadali ho ha. Hindi ganun kadali. Ito ay nangangailangan ng iba yung experience, training talaga sa mga tactical at aggressive position para magawa ito ha. Hindi ho parang biro-biro lang na bitaw na ganyan. Baka mamaya gayahin nyo, kapos pala ang atake. Kinakailangan ito ng matalas na pag-aanalisa. Okay? So ang ginawa dito, nag-rook takes E7, then nag-rook takes E7, then nag-knight takes E7 na lang. Bakit? Kasi kapag bishop ang pinang-capture, mayroon kasing rook F7 check, king H8, queen takes G6, awarding time. Bakit? Hindi kayang depensahan na yung coming queen G7 mate or queen H7 matchas. Madepensahan man ang isa dyan, lilipat naman sa kabila. So ganun lang pong ibig sabihin, matchas na rin. Okay, so dito, kaya ang ginawa ay knight takes E7, queen takes F6 check, king G8, queen F7 check, king H8, nag-queen takes E7, queen takes T5, last shot, rook F7. Ito na yung paparating, oh. Rook H7 check, king G8, paki-imagine nyo na lang po, may queen G7, matchas. Kaya dahil dyan, nag-resign na si Super Grandmaster Spielman. Ayan, napakaganda ng laban. Grabe, na-amaze talaga ako sa laban na to. So kaya nag-resign, kasi mamatihin na eh. Kung ito naman ang gawin, halimbawa queen D4, para kahit papaano pag-check doon, king G8, walang matchas sa G7, ito naman ang gagawin. Lilipat naman sa F7. Dalawa yung dapat ingatan eh. Wala, hindi magagawa ng queen lang yan. Liba na lang kung dalawa queen, pwedeng depensahan yan. Wala, isa lang eh. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana natuto ulit kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.